Sa mga mahilig mag-bake o minatamis gaya po ng leche flan at cake, kailangan may extra kayong budget. Nagtaas kasi ulit ang presyo ng itlog at asukal. Para pag-usapan yan, magbabalita live si Shayla Francesco. Shayla, unahin na natin ang bentahan ng itlog. Gaano kalaki ang itinaas ng presyo at bakit may price increase? Cheryl, sa ngayon nga, naglalaro ang itlog sa 6 pesos at 50 centavos hanggang 9 pesos. Depende yan sa laki, no? Mas mataas yan ng 25 centavos hanggang piso kumpara ng mga nakarang linggo. Ang dahilan pa rin ito ay yung mataas na presyo o gastos sa mga feeds o mga production cost nila at yung mga insidente ng mga bird flu. Marami din ang nagbabawas ng produksyon simula kumpara ng mga nakaraang taon dahil sa oversupply at marami sa kanila yung nalugi. Cheryl? Shayla, ganun pa rin ba yung size ng itlog? May pagkakataon kasi na may kaliitan yan sa palengke kahit sabi large or extra large yung itlog. Cheryl, yun nga yung sinasabi ng mga ibang mamimili. Hindi lang dito sa Kamuning Market, maging doon sa mga ibang mga palengke. No? Parang lumiliit daw yung size ng itlog. Nauna nang pinaliwanag yan ng ibang mga poultry raisers na dahil sa mataas yung presyo ng patuka, naapektuhan na rin yung kalidad ng patuka na pinamimigay nila or pinapakain nila doon sa manok. Kaya ang nangyayari, naapektuhan yung nutrisyon ng manok at lumiliit din yung size. Cheryl? Magtutuloy ba itong pagtaas ng presyo ng itlog o panandalian lamang ito at bababa rin naman agad? Cheryl, actually dumadami na nga yung mga poultry raisers na nagsasabing baka tumaas daw yung presyo ng itlog ng 10 hanggang 15 pesos sa mga susunod na buwan. Depende yan kung masusog po yung bird flu cases dito sa bansa at kung madadagdagan yung supply. Ang problema kasi, bago ka makadagdag ng supply, aabutin ka ng higit isang taon. So tingin ng ilang mga poultry raisers ay baka aabutin pa ng hanggang next year o hanggang 2024 mag-stabilize yung supply ng itlog. Cheryl? Sa asukal naman, Shayla, gaano kalaki naman ang itinaas presyo nito? Cheryl, yun nga, no, tuloy-tuloy yung taas presyo ng asukal. Ngayon nga, 5 hanggang 10 pesos yung tinaas ng presyo ng asukal. Yung refined or yung white sugar, umaabot na ng hanggang 95 pesos per kilo. Pero may mga nakausap tayong mga sugar farmers na bagamat mahigpit or manipis yung supply ng asukal, tingin nila sobra daw yung pagpepresyo sa palengke. Dapat daw kasi kung ikukonsidera mo yung farm gate prices, pati yung ibang mga gastusin tulad ng shipping, repacking at processing, aabot lang sa 80 to 85 pesos kada kilo ang presyo ng refined sugar. So, umaasa ka sila na makakatulong kung sakaling mag-import pa yung gobyerno para mapapaba yung presyo sa merkado. Cheryl? Okay, klaruhin lamang natin. So, sinasabi ba nung ating mga yung kailangan nga nating mag-angkat or ang kailangan ay yung pagbabantay dahil nagiging parang nag-overpriced yung mga nagtitinda ng asukal? Cheryl, pareho, no? Kasi miski yung mga sugar farmers, nakikita nila na baka magkaroon ng shortage sa susunod na taon kasi nga tumataas yung presyo ng petrolyo, yung fertilizer at ibang mga gastusin nila. So, yung mataas na presyo sa merkado kasi pag naglagay ka nga ng mas maraming supply, lalo na sa merkado, baka ma-force daw yung mga businessman na ibaba yung presyo nila. So, dalawa yun. Pero sabi nila, kung mag-aangkat man daw, dapat daw lagyan ng SRP para maiwasan yung patuloy na pag-overprice. Cheryl? Pag sinabi nating itlog at asukal, ang naiisip natin, Shayla, di ba agad panghimagas, tinapay. So, makikita ba natin agad o meron na itong epekto sa presyuhan, halimbawa ng cakes at desserts? Cheryl, yung pagtaas kasi ng presyo ng asukal na itlog, matagal na yan, no? Ilang buwan na nakakaraan yan. So yung ibang mga nakita natin nagbebenta, at least dito sa Kamuning Market ng kakanin, nagtaas na nila na sila ng 5 hanggang 10 pesos sa ilang mga binebenta nila. Yung iba naman, hindi nila tinataasan yung presyo, ang ginagawa, nililiitan na lang yung serving nila para makamenos doon sa gastos. So nagkakaroon na ng epekto at ang takot nga, baka mas lalo pang tumaas o baka mas lalo pang lumit yung size ng ibang mga desserts at kakanin na binebenta. Cheryl?
Ano ang solusyon dito ng pamahalaan? Nagkaroon ba diba tayo ng pagkakataon na makunan sila ng panig, ang DTI or ang DA? Cheryl, nakausap natin kanina yung Department of Agriculture kabilang doon sa pag-aaralan nila yung pagpapataw ng suggested retail price o SRP sa itlog at asukal, pero kailangan doon muna ng consultation para malaman kung mapapataw sila ano yung tamang presyo kasi kailangan nilang kausapin yung mga farmers. Ngayon pagdating sa asukal, pinag-aaralan din nila kung kailangan ba ng importasyon at nakikipag-meeting na nga sila sa Sugar Regulatory Administration para makita kung ganong kalaki yung demand o ganong kalaking supply yung kakailanganin sakaling mag-import. Pagdating naman dun sa itlog, kinakausap din nila yung ibang mga palengke na kung pwede yung mga kooperatiba na yung direktang magbenta sa mga retailer para mapababa yung presyo. Pero Cheryl, ngayon no, ang medyo nakakagaan lang, makakagaan sa loob or sa mga retailers or sa mga nagbebenta ng asukal at ng itlog, pati na rin doon sa mga farmers, eh yung sinasabing another rollback na naman sa susunod na linggo. Ang tansya nga, sa unang 4 trading days, parang hanggang halos 2 piso yung ibababa sa presyo ng diesel, habang lampas 4 peso sa gasoline. So sana raw magtuloy-tuloy na yan para mapababa yung production cost. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco.